What is up with you guys? Jaden here again and welcome to another video. So for today's video guys, habang kami ay bumagbiyahe, yes, sasagutin natin ang tanong kung this 2024 worth it pa ba? Nabulol tayo, isa pa. This 2024, yes, hi kayo kay Yana. Worth it pa ba magkaroon ng iPhone 11 Pro Max at saka iPhone 11? Yes, dalawa yung content natin, but I'll make a separate video for those two phones. Actually, tatlo sila. Sama na natin yung iPhone 6S, iPhone 6 Plus, no, tsaka 7 Plus. Kung worth it pa ba yan this 2024. But for now, pag-usapan muna natin yung iPhone 11 Pro Max. Yes, papakita ko sa inyo yung mismong phone ko. Yan. Habang nagsasalita ako, papakita ko lang yung itsura niya. Alam niyo naman na yan, actually, parang ilan na rin yung content na nagawa ko. Pero basically, I'm using an iPhone 11 Pro Max as my main phone. 256GB. And of course, alam niyo naman, fan ako ng metallic silver or yung gray, no? So, mas yung color niya leaning towards the color black. So yan yung gamit ko. If you are like someone considering to have an iPhone 11 Pro Max as your main phone, yeah, then this video is for you. If you're interested to know more about this content, you guys know what to do. Please keep on watching. The way your body syncopates, you're driving me crazy. If you're new to my channel, welcome. If you are here for quite some time now, welcome back. In my YouTube channel, I'm doing reviews, reactions, and also vlogs. And if you haven't subscribed to my channel yet, I would appreciate if you will click that subscribe button there. Yes. Actually, nagpa-plan ako na first week pa lang ng January, makapag-post na tayo, no, about an iPhone 11 Pro Max this 2024, kung worth it pa ba, even yung iPhone 11, and of course, yun nga yung 6S, 6 Plus, saka 7 Plus. Pero na-busy tayo the couple of weeks kasi alam nyo naman, no, meron tayong business, meron tayong coffee shop business, dalawa na yung baby ko, no, dalawa na yung branch natin, it's Libruhan Cafe. I'll try to make separate content about me as a business owner, no, or as an entrepreneur, but for now let's focus first sa gadgets, no, which is an iPhone nga. Sige, sagutin natin yung tanong kung worth it ba magkaroon ng iPhone 11 Pro Max this 2024. I actually have one answer for that question. And the answer is a big yes. Yes, it's still super worth it. You know, with the coming of iPhone 15, no, we have iPhone 15, iPhone 15 Plus, we have iPhone 15 Pro, and iPhone 15 Pro Max. Others are like arguing, no, some would argue na hindi na worth it magkaroon ng iPhone 11 Pro Max. But to be honest with me, it's still super worth it. So basically, I only have one answer nga, no, to that question. Big yes talaga siya. Kasi ang dahilan ko talaga dyan, to be honest with you, sa specs niya talaga. Pero sige, simulan natin sa pricing. Actually, iPhone 11 Pro Max is still, alam mo yun, considered as power. Kasi kahit pumunta ka sa mga second hand, no, kahit pumunta ka sa Green Hills, and kahit na bumili ka ng second hand talaga ng ganitong klaseng iPhone, hindi pa rin siya mababa bilhin. In fact, ang alam ko, nag-range pa rin siya to 25 to 30,000. Siyempre, depende pa rin yan kung ano yung memory, gano'ng kataas, gano'ng kababa. Pero suntok sa buwan na makahanap ka ng 20,000 na iPhone 11 Pro Max. And the very reason for that, kasi syempre ito yung una kasing Pro Max talaga sa generation, no? It means na after the iPhone X, si 11, no? The 11 variants, syempre dyan na nagsimula yung tatlong camera, which is nga if you have 11 Pro Max. So sa pricing pa lang, it says a lot about the quality of this phone. That's the very reason why I'm saying that iPhone 11 Pro Max is still super worth it in 2024. Kung makahanap kayo na medyo mura-mura, edi good for you guys. Pero yun nga, hindi pa rin siya ganun talaga kababa, no, when you are considering to buy this one. So aside from the pricing, yung specs niya, ito yung isa sa mga gusto ko din talagang dinidiscuss sa inyo. Kasi alam nyo naman, ang iPhone 11 Pro Max, makakasabay pa rin to, no, sa iPhone 12 series, iPhone 13, 14 na series, and of course sa iPhone 15. Well, it's not as good, of course, as compared to the new iPhone 15 series, no. Syempre malayo na yung kaibahan nila. Pero ito yung ginagamit ko ngayon, no, na pang video ko, iPhone 11 Pro Max to. At kita nyo naman, the mere fact na rear phone pa yung gamit ko, or rear camera pa yung gamit ko,
ganito na siya kalinaw, no? How much more kung gagamitin mo yung back camera niya, di ba? So, sobrang linaw pa rin talaga niya. Ako, guys, I actually have my camera na Canon, no? Alam niyo naman din yan. Most of the time, I use that camera when I vlog. But in many cases, mas ginagamit ko pa rin talaga si iPhone, which is the iPhone 11 Pro Max. And so far, never akong fail talaga ni iPhone 11 Pro Max. Even sa mga camera, like when I needed to take photos, something like that, hindi talaga ako fail ni iPhone 11 Pro Max. So even sa specs niya, alam mo yon, sa camera, pang video, even nga sa gaming, umuobra pa rin talaga to. Pero ako kasi, I'm not really into gaming. Yung battery niya, hindi pa rin ganun katagal malubat. Kagamit mo pa rin tong phone na to, like all throughout the day, no, nang hindi ka, alam mo yon, gabi, pag natulog ka, dun mo na lang siya i-charge. So pati sa battery, okay pa rin talaga siya. In terms of spec, hindi ka talaga i-fail nitong iPhone 11 Pro Max. Ako, ha, nagko-content pa ako nito, no. Ibig sabihin, kahit medyo maarte ka, nasa ganun kang spectrum, no, ibig sabihin, particular ka sa specs and all that, sobra na yung araw, no. Pero hopefully, nakikita nyo pa ako. Kahit nasa ganun ka na side, maarte ka pagdating sa specs, sa camera, sa video, hindi kayo ganun i-fail talaga ni iPhone 11 Pro Max. And that's basically the very reason why I'm saying that in 2024 or this 2024, it's still super worth it to have iPhone 11 Pro Max. And I'm talking about as your main phone, ha? Not just as your secondary phone or an extra phone. I'm really talking about as your main phone. Even sa design niya, no, ibig sabihin yung pamporma niya sa labas. Actually, yung mga iPhone user talaga, tayo madali nating ma-identify kung iPhone 11 series ba yung phone, 12 series, 13 series, 14 series, or 15 series. Madali nating ma-identify. Especially kung tayo, sanay talaga tayo na, alam mo yun, iOS baby tayo. Like in my case, lahat ng gamit ko halos iOS talaga. Yung laptop ko, yung iPad ko, no? So, yung mga ganon, madali na nating ma-identify eh. But you know, those who are Android users, yung phone ko na pagkakamalan most of the time as not an iPhone 11 series but nasa 12, 13, 14, 15 series. So, ibig sabihin, even yung design niya, no, yung display niya, hindi kasi siya outdated, alam mo yon. Kasi, alam naman natin, pag iPhone, syempre yung mga 6 series, 7 series, 8, even yung X, no, the iPhone X, the iPhone XR, XS Max, yan kasi medyo outdated na yung design. But with the 11 Pro Max kasi, yung design niya, hindi ka rin talaga niya i-fail. I'll try to put like some samples, no, ng mga photos or videos na na-take ko using this iPhone 11 Pro Max, no, para lang din magka-idea kayo. I'm also using this iPhone 11 Pro Max, no, as my main editor dito talaga. Tinatry ko minsan gumawa sa iPad ko, sa MacBook ko, na okay din naman, pero siguro sanay lang talaga ako na, alam mo yon, hawak-hawak mo lang yung phone and then nag-i-edit ka na. And so far, sabi ko nga sa inyo, very convenient talaga. Ang pinakamasasuggest ko lang talaga sa inyo, like if you're gonna use an iPhone 11 Pro Max as your main phone, please consider having a memory na medyo mataas talaga. If you can or if you'll be able to get yung mga, kahit papaano nga dapat, alam mo, minimum na yung 128GB. Kasi sa iPhone, alam mo yon, dahil kailangan mo mag-store, no, ng maraming pictures, ng maraming videos, nag-require talaga siya ng mataas na memory. At para ma-maximize mo rin, syempre, yung gamit ng mismong phone, dapat medyo mataas talaga yung memory mo. So, I don't really recommend having an iPhone, no, tapos ang memory mo 64GB. I don't think you'll be able to maximize, no, the usage of the phone. If you can, or if you'll be able to have yung mga 128, 256, 512, then better, no, ma-enjoy nyo talaga yung pinakagamit ng mismong phone. Ako, wala naman akong gadget, wala akong phone na mababa sa 256GB. And sabi ko nga sa inyo, kahit yung mga pag-edit, no, ng mga vlogs ko dito, kung na ginagawa, na e-enjoy ko siya, na ma-maximize ko rin talaga yung mismong iPhone. Madali mo kasing ma-ROI kapag talagang halos dun mo na ginagamit, no, yung lahat. So there, guys, ano yung pinaka hindi ko gusto, kasi baka sabihin nyo naman, no, puro na lang napaka-bias ko sa iPhone 11 Pro Max, lahat ng sinasabi ko yung mga magaganda sa kanya and all that. Anong masyadong hindi ko gusto kay 11 Pro Max? Ako masyadong maisip talaga, kasi as far as millennial, no, a millennial who's also doing YouTube on the side, napi-please naman ako, hindi ako fini-fail ni 11 Pro Max. But of course, if you're able, if
you are able naman no, to get yung mga 12 series, 13, syempre better pa rin naman yon. Pero ang sinasabi ko lang dito, yung argument ko is, it's still worth it to have an iPhone 11 Pro Max in 2024. In terms of usage, in terms of specs, no, in terms of pricing, it's very reasonable. So if you are considering no, to have an iPhone 11 Pro Max, go ahead, buy it, no, and use it. So you'll understand no, where I'm coming from. That's all for this video, guys. Thank you so much for watching, and I hope I'll see you again on the next one. Bye for now, guys.